Binuhay ng sudatahang lakas ng Pilipinas ang AFP Counterintelligence Group, isang mahalagang intelligence unit na layong bantayan ng mga pang-espiya at pananabotahe sa militar o sa pamahalaan. Sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo, pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang reactivation ng AFP-CIG na unang binuo noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino matapos itayo sa kasagsagan ng mga coup attempt taong 1989. Nilusaw ang AFP-CIG panahon ni dating Presidente Fidel Ramos at itinayo ang Presidential Task Force on Intelligence and Counterintelligence na humabol sa mga organized crime group, karaniwan noong binubo ng mga dating pulis at sundalo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sersas Trinidad, binuhay ang AFP-CIG alinsunod sa commitment ng Commander-in-Chief mismo na si President Bongbong Marcos para isecure ang bansa. Sa hiwalay ng mga mensahe, binigyang din ni Bronner ang mahalagang gampanin ng AFP-CIG para sa nagbabagong global landscape. Noong anibersaryo ng AFP nitong Disyembre, inanunsyo na ni Bronner ang pag-reactivate sa Counterintelligence Group na isa katuparan ng muling pagledlad ng banner ng AFP-CIG matapos ang New Year's call ng senior military official sa Malacanang para igiipt ang kanilang pagsunod sa chain of command. Makaraang umugong ang isyu ng destabilisasyon ng ilang retired official. Magsisilbing acting commander ng AFP-CIG si Colonel Jonathan Manyo sa ilalim ni AFP Deputy Chief for Intelligence Major General Ferdinand Barandona. Para sa Kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.